Okay guys, magandang araw. So, kagabi sineting natin yung nag-text natin na mag-receive ng transmission mula sa local station kung nasaan yung barko na nakalocate yung barko natin. So, kasama ko ulit si aking magaling na AB. Ito, nag-aaral siya ng magiging third mate. So, maganda na yung alam na niya itong mga bagay na to bago pa siya. So, ano nga yung ginawa natin kagabi, John? Set natin sa display. Yes, sir. Kasi sinetting na natin yan na mag-receive. O, yan. So, may na-receive na tayo mga mensahe, ano? Yes, sir. So, i-enter mo para ma-open mo yung... ito yung salita, sir, taas. Enter. O. So, yan yung laman ng navigational warning na binroadcast through Navtex station. Okay? Okay. So, kung mapapansin mo, alam mo yung... navigational warning na na-receive natin sa EGC or galing sa Inmarsat. Ito, di ba? Yes, sir. So, yan. Yung mensahe na yan, tsaka ito, kaparehas lang. Parehas lang, sir. So, anong kaiban? Bakit may nag-text? O bakit may dito pa sa EGC? O kasi itong navigational warnings na binroadcast through Inmarsat or through EGC equipment, pang buong area ito eh. Buong area ng kagaya nito sa area 15 dito sa Chile, area 15. So lahat nandyan simula Valparaiso hanggang sa San Antonio hanggang doon sa ampang lugar dito sa Chile. So buong area sa Casitro satellite, buong area 15 na message nandyan. Samantalang dito sa Navtex, kung alin lang yung pinili mo na istasyon na kung nasaan yung barko mo, yun lang ang ma-receive mo. Kasi itong dito sa, kung makikita nga natin yung nabanggit natin yung gabi, itong mga bilog-bilog na yan, yan yung coverage nung local station na yan, yung coastal station na yan. Ang problema, so dyan lang yung coverage niya, kaso lang yung frequency or yung transmission ng istasyon, hindi man yan ma-confine hanggang dyan, aabot pa yan ng malayo. So kung kagaya dito sa nung i-set natin sa select all yung istasyon, marireceive mo yung mga istasyon na hindi mo naman kailangan. Hindi naman. So kung may papel ka dyan, di maubos yung papel mo or magulo lang yung display mo na daming mo receive na hindi naman kailangan sa ano, hindi mo naman kailangan sa barko dahil hindi ka na pupunta doon. So ang importante dyan yung navigational warning ay marireceive mo. So, kung titingnan natin yung mensahe, mayroon siyang mga code dyan, di ba? Yes, sir. So, ZC, yung Zulu Charlie, yan yung identifier ng Navtex. So, kung titingnan natin sa dito sa libro, sa ating publication, yan yung ibig sabihin niya. Yung Zulu Charlie na yan, yan yung start ng mensahe. So, merong another identifier, yung tatlong, apat na litra. So, kagaya dito, yung Bravo Alpha number 56. So, yung Bravo, yan yung unang litra dyan na Bravo, yan yung identification ng istasyon. Kagaya nito na yung sinilik natin kagabi, di ba? Yung Valparaiso, which is station Bravo. So yan yung unang litra niyan, yan yung identifier ng istasyon. So pag nakita natin na Bravo ah, galing sa ano to. Yan di ba yung Valparaiso na istasyon. Then next letter yung pangalawa, Alpha. So yung Alpha, yan yung identifier ng message. Kung anong klaseng message yan o anong subject ng message. Kagaya niyan. Camera natin. Okay. Focus. So, ito yung nandito sa publication natin. Makita natin anong mga ibig sabihin ng mga letra na yan. So, Alpha, ibig sabihin, navigational warning siya. So, nasabi dyan, cannot be rejected by receiver. Hindi mo siya ma-off. Kasi pwede mong i-off yung ibang type ng message. Eh. Kung Bravo yan, meteorological warnings or weather bulletin. So, Charlie, yun, so on. Mga Delta, Echo, so... Dito, yan yung ibig sabihin ng pangalawang letra dyan. Then, yung number 56, yan na yung message identifier. So, ibig sabihin, ito na yung
message number 56. Kasunod niyan, ibalik natin sa yung display. Okay. So ayan oh, BA56. Ito anong mensahe itong kasunod? Ipinadala. Bravo Kilo. Bravo Kilo number 13. So anong ibig sabihin ng Bravo Kilo? Message galing sa Valparaiso at ang kilo ay other electronic navigational aid system messages. Oh, so yung mensahe na yan tungkol sa electronic navigational aids, bakit anong sinabi diyan? So may warning siya, yung mga nautical publication, mayroong displaying problems. So maaring yung chart, may yung mga ano lang, mga advisory or information. So ganun yan, balik ka sa display message, clear. So anong mga kasunod pa na istasyon? So yung iba dyan, maulit-ulit na lang yan. So yan, number 12, number 13, Bravo Alpha number 66. So inulit-ulit nila yan hanggang sa yung mensahe ay irrelevant or mag-expire na or na ano na may bago ng update para yung mga barko, halimbawa ngayon lang dumating yung barko na yan tapos yung mensahe nung nakaraan pa, so inulit-ulit nila yan. Makita mo pati dito sa EGC hanggang sa kagaya nito until July 15. So cancel this message until July 15. Ulit-ulitin nila to pag-transmit hanggang pagdating ng 15, tapos na tong yung weapons drill na yan, may panibagong ano na naman. So, gano'n lang. Ngayon, balik tayo dito sa ating nav-text receiver. So, kung meteorological warnings yan, guys, dito ha, sa publication ulit natin, nandyan yung mga legends, yung mga meaning or glossary ng kasi pinapaigsi nila yung words yan eh. Gaya yan, ano ibig sabihin ng BECEMG o becoming? So ibig sabihin halimbawa south tapos BECEMG southwest, o yung hangin mula south becoming southwest. Yan yung ibig sabihin yan. Pag-aralan lang natin yung mga abbreviations na yan. Gigi Moon yung ginamit na dyan eh. Okay. So, balik tayo sa equipment. Okay. Doon tayo sa... So, yan yung mga mensahe. Ngayon, isa-isahin natin yan. Titingnan natin kung mayroong yung mensahe na yan relevant ba sa barko natin. Ganyan. Ito, yung ibang sa ano pang buong area na message. Yung iba dyan, hindi naman natin kailangan, di ba? So, ikaw na ang mag-assess kung pupunta ka ba sa lugar na yan. Madadaanan mo ba yan? Then, kagaya niya, ito rin, yung navigational warning dyan, i-plot mo rin yan or i-check mo rin dun sa chart kung papasok ba tayo dyan or madadaan mo ba yan. Kasi, hahanapan ka ng port state inspector niyan. Swerte lang kung ang ICDIS mo ay naka-connect dito kasi may mga connect yung mensahe dito, may setting yan dun sa ICDIS na lalabas na yan dun. So, kung anong ma-receive mo na message dyan, hindi ka na mag-plot pa doon. E ngayon, itong system natin dito, hindi na set ng technician yan. So, yung mensahe natin dito, wala na nga printer yung nav-text natin. Wala pang, hindi pa lumalabas doon sa ICDIS yung mga mensahe dyan. Kaya, i-manual mo talaga na check. Isa-isahin mo na i-check yung mga message dyan. Then, halimbawa may printer itong papel. Kasi sa menu niya, mayroon siyang printer eh. Balik ka sa menu dyan. Menu. So, yung dito tayo sa nav-text. Yung palang ano, mag-set. Balik mo sa message type. Message type. Enter. So, dyan natin ma-set yung, ano, pakita natin yung kagabi, di ba? Set yung anong mensahe ang gusto mong i-receive. Pero yung nasa letter A and B niyan, hindi mo ma-switch off yan. Hindi mo ma-reject yan. Yan. Kaya balik ta sa, ano, menu ulit. Or clear yan. Dito tayo sa nav-text. Nav-text. Enter. Ngayon, sa baba, nandiyan yung printer. Ayan, may mga setting-setting yan dyan. Pwede mong baguhin, pwede mong ipalakihan yung mga litra. So, dito tayo sa printer property. Pwede mo siyang, halimbawa may papel yan, may scroll na paper. Halimbawa lang, nasa puerto kayo, tapos matagal kayo mag-stay sa puerto.
So kung hayaan mo yung papel dyan na nakatuloy-tuloy yung print, mamaya pag akyat mo sa bridge, naubos na yung papel mo, nakalawit na yung ang haba na nang nakalawit dyan. Ngayon ang mayari, hindi mo rin naman babasahin. I-rolyo lang ng ano, di ba? Ganun ginagawa ng iba eh. So, pwede mo siyang i-off. Yung printer property, baba pa. So, balik ka sa clear. Down, down, down. So, meron siyang print message output settings. Enter. So, kagaya nung unang sinet natin na mag-receive ng message sa specific coastal station, dito rin, pwede mong i-receive or kung ano yung sinet mo doon na station, yun din lang ang iset mo dyan na mag-print. Kasi kung nakaselect all yan siya dyan, ipiprint din niya yung mga marireceive niya na ibang mensahe. So, pwede mo siyang i-off kung pwede gusto mong i-off yung printer o pwede mo siyang i-unselect. Enter. Enter. Down. Select all siya, no? Ayun. Except, ano lang, tatanggalin niya yung letra. Cancel. Okay. All clear. So, isa-isahin mo siya. Okay. Isa-isahin, sir. Kaso lang, wala kasing printer to eh, kaya hindi naman nagilalaw yan. So, yung dalawa ang maging output mo niyan, yung display sa LCD, tsaka yung maiprint doon sa papel. Para, yung kung ano mang mensahe yan, pag pigtas mo, dalhin mo doon sa ECDIS na para doon mo na i-refer kung i-plot yung, kailangan yung i-plot yung. So, yan, yung, wala nga ang printer to, so hindi ko na ginalaw yan yung ano yan. Ngayon, yung 518 or yung kagaya to, yung international or national. So, ang concern natin dito, usually, sa international lang, kasi yung national na yan, ang transmit, ang coastal station nila, direkta na nilang i-broadcast dyan. Hindi na nila ipasa dun sa MSI. So, limbawa, yung Coast Guard nila dyan, Coast Guard ng Chile, meron silang advisory or navigational warning. Sa halip na ipasa pa nila doon sa MSI, direkta na lang ipasa dyan sa postal station nila para dyan na mismo i-broadcast. Yung nga lang, karamihan dyan, mga local language, kagaya dito, so Espanyol lang mabasa, hindi mo rin maintindihan. Spanish yung language yung naka-broadcast sa national. So, hindi ko na ginagalaw yung station, yung 490 kHz na station dyan. Okay? Ano pa meron dito? So, yun, yung broadcast, ito. Wala. So, ang Navtex natin, nag-operate yan sa 518 kHz. Lahat ng Navtex station, ito, lahat dyan ng Navtex station, nag-operate sa 518 kHz. Ngayon, kasi hindi ba mag-interference yung, hindi ba magsapaw yung mga station na yan? Hindi. Kasi bawat station, binigyan sila ng schedule na mag-broadcast. So, kagaya niyan, itong sa Valparaiso, mag-broadcast siya, yung B, di ba, yan yung international. Yes, sir. International frequency, 518. Mag-broadcast siya dyan, 00 UTC time, 00:10 at 12:10. So, every 12 hours yung broadcast niya. Every 12 hours. After niyan, mag-sign off siya or mag-log off siya. So, silent siya. Binibigyan na sila ng 10 minutes. Maximum na 10 minutes. Bawat station, maximum na 10 minutes para mag-broadcast. So, after nyan, yung sunod naman na station, kagaya nito, yung sa Talcahuano, yung Station Charlie. So, after ng broadcast nitong Valparaiso, pagkatapos niya mag-broadcast, ito na namang Talcahuano. So, isang frequency lang ang ginamit nila pero iba't ibang oras. So, hindi sila mag-schedule sila, sir. Oh, hindi sila mag-ka-interference, hindi sila magsapaw. Isa 'yan. Okay? So,
again guys, i-remind natin na yung itong navigational warnings natin na ma-receive through EGCs and Marsat or sa Navtex man, i-plot or talaga i-check natin dun sa chart dahil yung mga port state inspector, lalo na pagka mabusisi, hahanapan ka ng yung ano, yung coastal warning na nandun sa ECDIS. So halimbawa lang ito, ito yung listahan ng lahat ng deficiency ng na kinumpile ng lahat ng puerto eh. So sa klase-klase na deficiencies yan, mga observations. Yung iba minor, yung iba detinable, yung mga nakapula dyan. So, yung maliit kasi, i-zoom in natin. Dito yung ating paper point. Kasi maliit, maliliit eh. Pag ilapit ko pa yung cellphone ko, pinalakihan ko na lang. So isa dyan, ito. Item, ECDIS. Anong observation niya? Yung ECDIS not updated by MSI Coastal Warning for Navigational. Ibig sabihin, yung inspector walang nakita na plot doon sa ECDIS na yung coastal warning. So meron sanang coastal warning pero hindi naka-indicate doon sa ECDIS. So ibig sabihin, hindi alam ng crew. Gaya na, halimbawa may yung fishing vessel na mag-conduct ng marine scientific investigation. So yung pangalan ng fishing vessel, Quarry 5. Ito, Quarry 5. So hindi nyo alam, hindi alam ng mga navigators o ng official na mayroon palang activity dyan, kagaya nyan. So, maaaring pagdaan niya, magulat lang sila. Oy, kaharang man tong ano na to. Barko na to. O mayroon kung ano-ano pang mga navigational warning dyan. So, importante na naka-plot yan kung anong warning ang relevant sa biyahe mo. Yung daanan, dinaan, daadaanan ng barko mo. O kung nasaan yung barko mo. Okay? Nawa dyan? Yes, sir. Ano pang tanong? Yan, isa yan. Sir. Mamaya. Another video. Sige, hanggang doon lang. Dahil medyo mahaba-haba na ito. Putul-putulin natin para hindi, ano. Yes, sir. Overload. Okay? Yes, sir. Okay, next video.